Abundance, good evening. Welcome to your program. Maraming salamat at maligayang hating gabi. Narito pong isang katanungan mula kay Very... This is either Vilicious or Vilicious. Kamusta na si Morissette? Sana matapos na ang issue tungkol sa kanya para happy na ang lahat. Hashtag, itanong mo sa TWBA. Narito po ang aming alam. Naglabas ng matinding saloobin ang ama ni Morissette na si Amay Amon tungkol sa pagbabago umano ng kanyang anak. Isa sa mga malalaking issue ay ang biglaang pagpapatigil daw ng singer sa pagpapatayo ng kanilang family home. Ayon kay Amay, this is the father of Morissette, tila may nagsususul daw sa kanyang anak at dito nadawit ang boyfriend umano ni Morissette na si Dave Lamar. Ngunit ayon sa ilang sources, hindi naman daw totoo na ginigibit ni Morissette ang kanyang pamilya. According to reports, at least 20 million pesos of her savings daw ang iniwan ng singer sa kanyang pamilya. Ang latest na pahayag ni Amay, father of Morissette, itinanggi niya ang isa pang alegasyon na pinagbuhatan daw niya ng kamay ang anak. Tinanggap din niya ang pagkakamaling pagpapahayag ng mga pribadong problema ng pamilya sa social media. Ngunit ang kanyang mga saloobin daw mula lang sa frustration at heartbreak bilang isang ama. Mga kapamilya, there are 5 points I think are being raised dito po sa balitang ito. Ang una, pagbabago ng anak. Nagbago na si Morissette. She's not paying attention to her family. This is not a new concept. Narinig na ho natin ang kwentong ito. My take, hindi ho ako naniniwala. Pero naniniwala ho ako na pag sumisikat ang isang artista o isang public figure, kailangan may pagbabago. Pero may pagbabago na hindi maganda, may pagbabago na maganda. Based on what I see, what I saw the previous years, maganda ang pagbabago ni Morissette. Pangalawa, bahay para sa pamilya. Ang balita ay ininto ito, pinatigil, dahil di umano'y nasusulsulan ng boyfriend at marami pang iba. I will be very honest, wala akong alam. I don't know kung totoo ito. Meron akong haka-haka. Kung naitigil man ito, dapat may dahilan. There must be some reason why it was stopped. Yung nasusulsulan ng boyfriend, normal na usapan po ito dahil ang magkalaban ay pamilya at ang pag-ibig. And this is sad. I cannot imagine the situation of Morissette being caught between family and love. Difficult problem. But I don't know Dave, I know Morissette. Parang kalabisan para sa akin yung sinasabing nasusulsulan ng isang tao dahil meron naman tayong mga sariling desisyon. Parang ancillary po yung diskusyon tungkol sa mga nasusulsulan, ang mga desisyon na apektuhan dahil sa isang dahilan. Dito, in this case, we're talking about a boyfriend. So in other words, what I'm trying to say, hindi ako naniniwala. Pang-apat, sinasaktan ng kanyang ama, si Morissette. This has been denied by Amay, the father. My take is, palagay ko hindi. Hindi sinasaktan si Morissette. That's my gut feel. Where am I coming from, mga kaibigan? I've been doing interviews, I've been doing stories similar to this one. Kahit papano, we get the sense of what is true and what is not. The last point is, sabi ng tatay ni Morissette, he shouldn't have talked about his problems on social media. Tatay, tama po kayo. Ang mga bagay na ito ay pinag-uusapan ng pamilya. Dahil at the end of the day, dapat ay pag-usapan ni Morissette at si Ama, yung tatay. And Dave, if you can participate in the conversation directly or indirectly through Morissette, gawin nyo. This is a problem that you guys can solve among each other. Among yourselves, hindi among each other. This is a kind of problem that you can solve among yourselves. Now, I wanted to say something else. Pero alam niyo po, I want to pay tribute to the professionalism of Morissette. Habang kasagsagan po ng problemang ito, siya ay nagpunta sa ASAP, sa Amerika, bumalik ng Pilipinas, bumalik ng abroad, nag-show. She's back preparing for another show. Bravo! Kung ano man ang pinagdadaanan ni Morissette ay hindi naaapektuhan ang kanyang problema. That's a pro para sa akin.